Why so serious? With a smile on that face. Kamusta, 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 kamusta mga tol? Pasensya na, matagal tayo nawala. Isang buwan, no be exact. Huling upload ko is August, 27. Yung sa Mio ko pa yun na vlog. So ang date ngayon, October na. Walang maalala kung anong date exacto. So na-upload ko naman na dito kung ano yung dahilan bakit tayo ay hindi masyadong nakapag-vlog dito mga nakakaraan. So syempre si baby nga yun, ang baby namin. At meron akong bad news at good news. Hopefully maganda yung ating sound ngayon. Kasi yung good news natin, itong mapapansin nyo, para sa akin kasi good news to eh, kasi bago. Yung good news yan, nakabarent tayo. So maraming magsasabi, hulihin yan 5,000, ganun. Pero okay lang. Tingin ko naman, di naman ito masyadong huliin. Napakarami naman naka-barrent dyan. Itong barrent kasi, dagdag din sa looks eh. Para sa akin lang naman. Tsaka, mas gusto ko yung view. Mas malawak yung nakikita ko kapag dito sa may gilid nakalagay yung side mirror ko. So sa bad news, ewan ko kung nagkakaroon ngayon ng problema sa ating audio, no? Kasi yung saboya natin na adapter niya ng mic, yung cable, ay naputol. Nagkamali kasi ng pagkakatabi ng helmet yung pinsan ko. Nadaganan yung ano, habang nakakabit. So basta nabali. Imagine nyo na lang nabali yung pinakaulo ng USB nyo, cable, gano'n. Parang gano'n yung nangyari sa kanya. So ang gamit ko ulit ngayon yung combo cable na medyo may problem lang din kasi to pagka ano, medyo maluwag ganun. Pero nadidiscardehan ko naman. Ganda na ito, BMW naka-SC project. Another one of our bad news mga tol ay nagkaroon nga ng leak ang aking si Rousey, ang Rouser natin. Ang leak naman niya, hindi naman sa gasket eh. So hindi naman ganun kalaking problema. Ang leak niya mga tol, dito sa may oil filter. Meron kasi yung O-ring mga tol. So itong mga panahong hindi ako nakakapag-vlog, ayan, nag-ano ako, nag-change oil ako, nagpalit ako ng air filter. Ako kasi yung nagko-complete ako sa eko ng gamit. Yung mga tools na pang-maintenance, ganun. Mga socket wrench, etc. Yung mga ganun na tools. So ngayon, nag-complete ako ng mga tools na magagamit ko pang change oil para ako na lang mag-isa yung mag-change oil. At the same time, ako na rin nagpalit ng air filter nito. Siyempre, habang tumatagal, kailangan matutunan ko rin yung mga bagay na yun. Hindi pwedeng iasa ko lagi sa mekaniko. Kasi yun naman yung mga pinakasimpleng bagay lang na dapat bilang rider, alam natin. So yun, marunong naman ako, kaya lang wala lang kasi akong tools. So meron na akong tools, ayun, nag-change oil ako. At ang pagkakamali ko, hindi ko pa pinalitan ng O-ring yung sa may oil filter nga. Medyo lost thread na rin yung ano ko eh, yung mga tornilyo ko dito sa may O-ring, sa may lalagyan ng oil filter. Kaya siguro hindi na rin masyadong masikip yung pagkakakabit ko dahil nga lost thread. Pero titingnan ko, ako na lang yung gagawa ng paraan. Nakita ko naman na yung source. Ito yung source ng leak. Ayan, yung nakikita nyo ngayon sa video. So hanggang ngayon nagli-leak siya. Pero malapit lang naman kasi yung pupuntahan natin. Kaya ito, hindi pa naman siya lumalabas. Lalabas naman yan dito sa may indicator natin sa panel, na yung langis natin ay mababa. Iilaw yan. So hindi naman natin napaabutin sa ganun. Maghahanap na rin ako ng mabibilhan ng motul. Kasi diba nga, kaka-change oil ko lang. May natira pa naman ako doon na nasa around 750 ml yata yun. Oo, kasi 1.250 yung nilagay ko dito na langis eh. 1.250.
1 liter and 250 ml. Yun naman kasi yung nakalagay sa ating manual. So umikot lang ako dito. Actually, lampas na yung pupuntahan natin. Mag-i-inquire lang tayo sa Pedia, no, kung may schedule sila ngayon. Pa-check up natin si Baby. Wala naman siyang sakit. Hindi pa nga lang kasi siya natitingnan ng Pedia simula nung nilabas natin siya sa ospital. So yun nga, no, bigyan ko kayo ng update soon dyan sa ating oil leak na re-resolvahin din naman natin kaagad-agad. So kapag ka lang naman umaandar akong ganito, yun talagang magpapatakan. Kasi yung langis, iikot yan dyan sa makina, mapupunta yung iba dyan sa may oil filter. Kaya kapag nakatigil naman, nag-i-stop naman yung leakage niya kapag ka yung matagal nang nakatigil. Actually 2 days na akong hindi lumalabas kasi nakalib na ako, inaalagaan ko yung mag-ina ko. Although mas puyat pa rin sa akin yung asawa ko, di ba? Although maliit lang yung natutulong ko, pero nakakatulong naman. Yan mga tali, yun lang naman yung update. Dito lang tayo pupuntahin, no? Papaikot lang ulit ako yun. Yun lang, update lang mga tol, kasi namiss ko mag-vlog . So soon, magbabalik na ako. Medyo iaayos-ayos lang natin si Baby, ano. At pag may time, actually ang pagbablog ko naman 1 to 2 hours lang. Tapos edit-edit lang sa bahay, di ba? So baka ngayong Saturday mag-vlog tayo. Meron tayong mga topic na gustong i-discuss. Kaya lang mga tol, ride safe sa inyong lahat. At maraming salamat. Malapit na tayo mag 1,000 subscribers. Siguro kung hindi ako nag-stop, no, or hindi ako nag-post sa pagbablog, baka nakuha na natin yan. Actually nakuha na natin yung watch hours . Pero ito na lang subscriber count ang kailangan nating makuha para soon ma-monetize na tayo, di ba? So maraming salamat pa rin sa patuloy na nanonood. At kung umabot ka sa part ng video na to, comment ka nga dyan ng why so serious. Yan. So balik na ako, punta na ako dun sa pupuntahan talaga natin today. Siningit ko lang yung vlog kasi lab na lab ko rin yung pagmamoto vlog . So binigyan ko ng counting time. At yun, abangan nyo ang pagbabalik ni Pilosopo.